this video, guys, pag-uusapan natin yung words na double jeopardy. So ngayon, kung first time ka, no, hayaan nyo muna magpakilala ako sa inyo. Ako nga pala ang inyong lingkod, pulisya ko, isa po tayong criminologist. At ini-invite kita mag-join sa ating channel, no, para kung kailanganin nyo o kung kailangan nyo ng legal assistant, basic law, andito lang po ang ating channel. Mag-member lamang po kayo dyan. At para makuha nyo ang aking contacts number or Facebook or information na kailanganin nyo para ma-assist natin kayo. Okay? Ngayon, ang words na double jeopardy, guys, ay ito yung kaso na, for example, ay na ikaso na sa isang tao. Sabihin na natin kaso. Ano mang kahinat na nung kaso yun. For example, na-dismiss or na-guilty or na-ariglo. Kung ano man. Ibig sabihin, natapos na. So, bawal ng pag ikinaso uli yun in the same scenario, the same case sa'yo. Yun ang tinatawag na double jeopardy na. So, binibigyan ng batas yun ng bawal ng buhayin yung kaso kapag nabigyan na ng solusyon, resolution. So, tandaan natin na guilty man yan or acquitted o anumang kinahinatnan, basta na-file na, bawal na. Makaiba yun yung scenario, guys, na nag-a-appeal. Bawa, natalo ka sa Artisa, MTC or sa RTC, nag-a-appeal ka sa mas mataas, siyempre, mag-level up, mas mataas na court. So, magkaiba yon, kasi yun ay appeal. Hindi yun double jeopardy. So, appeal yun. So, ang double jeopardy, uulitin ko, kapag yung kaso ay ikinaso na, nabigyan na ng resolution, anumang resolution, na-dismiss, na-acquit, o nag-guilty beyond reasonable doubt, tapos pinuhay uli, ay double jeopardy yan. So, yan lang po. So, maraming salamat, no. Thank you sa inyong panonood, no. Ulitin ko, ako nga pala si Pulisya ko at ini-invite kitang mag-join kung kailangan mo ng legal assistant na libre. Okay? Thank you for watching. See you again my next video. At ini-invite na rin po kitang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Nasa taas ang notification bell. All para updated kayo. So, minsan kasi nagla-live din tayo sa umaga. Thank you for watching.